Magandang araw po sa inyo lahat. Familiar ba kayo sa tinatawag na one up play? Alam niyo, madalas ako mag-direct niyan sa school namin. Ito yung dulang iisang yugto. Sa madaling salita, ito yung mga palabas sa stage na kung saan nagsimula yung palabas, doon siya magwawakas. I mean, yung ginamit ninyong background, anong place ba yun, doon siya nagsimula, doon din matatapos ang palabas. Ang nagpapalitan lang ay ang mga character. Okay? Merong mga bagong pasok, meron namang umexit na. So, ang isa sa mga halimbawa na dinirect ko dyan na stage play ay ang Moses. Maraming best na namin ginawang Moses, pero iba-iba ang mga gumaganap, iba-ibang school years. Okay? Ito ay noong 2017, yung mga estudyante ko sa grade 12 UMS ang nagpakita ng kanilang galing. Okay? So, panoorin niya. Enjoy watching. Mo, Tony, ano ibig mo mangyari? Huwag na lumaban? Iurong ang demanda? Wala namang patay si Tay. Sinasabi natin na babay. Baka siguro mabawas-buwasan ang naging. Pero ang totoo, pinatay siya. Sino mo na ko naisipin kung anong batas ang dapat dito sa atin? Sino magpapatupad doon? Kung anong hakbang dapat natin gawin? At sa lahat ng libro, sa Biblia ko pa nakita ang sagot. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang siyang kabayaran. Mata sa mata, ipin sa ipin, apoy sa apoy, sugat sa sugat, latay sa latay! Yan ang gagawin ko! Gaganti ako! Ako ang gaganti sa kanila! Gaganting paano? Papatayin ko siya! Tony! Inay, may isa pa kayo hindi nalalaman. Noong isang gabi, abangan na sasakyan. Ano ako'y papunta eskwela? Sinakaya ko si Chip ng dalawang bataan ni Mayo. Chip yun ang mga polis. Papay mong polis yung magsakay sa akin. Nagkutikot kami. Nasa gitna nila ako. Sabi nila, hindi kayo daw punin yung demanda kung hindi. Mga banta! Mga banta! Isa yun sa kapaliwan nilang ginagawa. Hindi lang sila ang gumagawa niyan. Ako ang kinatatakutan ko eh. Pag lalabasan na inyong demanda, ang inyong paniniwala sa ustisya. Lawakan mo ang pag-iyong pagtingin, Tony. Ang ikinagagalit mo ay dahil lamang sa personal na kalaingan. Lawakan? Ang kay Itay ay isa lamang sa matagal at naghanap ng kawalan ng katanungan. Maghihintay ako, Tony. Maghihintay ako. Hanggang ngayon pa, hindi pa kayo nadadala? Hanggang ngayon pa, naniniwala pa kayo? Ano ang silbi ng aking tinuturo? Kung ako mismo ay hindi naniniwala rito. Kaya kong magretiro anumang panahon. Ngunit Tony, nagtuturo pa rin ako. Siguro nga'y nais kong makatulong. Gumawa ng mabuting mamamayan. Pero ako mismo hindi mabuting modelo ang mamamayan. Tinuturo ko nga'y katarungan. Ngunit ako mismo hindi naniniwala rito. Maghihintay ako, Tony. Maghihintay ako. Regina! Ninanagos na naman si Aida! Parang takot na takot! Nanginginig pa mula kanina! Asa na ba yung gamot? Si Tony! Di ba siya nag-gamot? Tony! Alis na po ako. Mag-taxi ka na! Dalihan po, kailangan ni Aida yung gamot! Ana? Bakit gano'n si Tony? Ibang-iba na siya ngayon! Yung pananalita niya! Kuya? Oo, bakit? Nay, dito na siyang baril! Baril?! Sinabi ni Kuya na huwag ko sasabihin sa inyo. Bakit? Saan niyo nakuha yung baril? Sa ilaan ng kama. Sa kwarto namin, doon niya kinuha yun ni Nay. Sundan mo, Ben! Sabihin ko sa inyo, Nay. Hanapin niya ang anak ng mayor. Hindi ko siya nakikita nag-aaral paggabi. Hindi na siya makakupasa sa susunod na semester. Ang mga anak ko.
Aida? Si Tony, wala pa ba? Siya yung bumilang yung gamot. Tayo. Anong oras na ba? Pasado, alas dos na po siguro. Gusto mo ba ng gatas? Thank you.
Sa hustisya, misis! Hustisya! Bakit? Alam niyo ba kung anong kahulugan ng mga yan? Ikaw, Mayor! Alam mo ba kung anong kahulugan yan? Sarili kong anak! Dalhin niyo ako kahit saan! Sa presinto!